Once again, I am requesting everyone to please gather here so that we'll be able to, we can start our AY program. To those who are sleeping, still sleeping, wake up. Because the Lord is coming soon. Once again, I am requesting everyone to please gather here. Now. Double time. Yeah. Okay, good afternoon and happy AY everyone. Good afternoon. Happy AY. Okay. Before we start our AY's inspiration, we will pray first. Sige po, let's pray. Dear Heavenly Father, we're so thankful to the Lord for this privilege to worship you once more in this afternoon worship. And as we sing praises to your name, may have this enthusiasm so that we can praise you through our singing. Forgive us for our sin and this all we pray in the name of Jesus. Amen. To start our AY program, to start our inspiration, I am requesting everyone to please stand because we will be singing an action song. Again, please stand. So for our first song, we will be singing Halalalala, Halalalala. So I am requesting everyone to participate. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Thank you.
shall we bow down our heads for a word of prayer? Our dear God, most Heavenly Father, we thank you for this wonderful afternoon, and Lord, we continually praise thee, and we are so much thankful for the knowledge that you have imparted to each one of us this morning. And Lord, this afternoon, as we continue our seminar training, we humbly ask for continual pouring of your Holy Spirit to each one of us. And Lord, we pray that may you guide each one's heart and mind so that we may be prepared for our word this coming December. We thank you, dear Heavenly Father, for using us and giving us this opportunity, and we thank you for all the blessings and all the things that you have done for us. In Jesus' name we pray. Good afternoon, everyone, and happy Sabbath! Alright, I know that everyone is lively today. And of course, thank you to Sister Jessa Tagapia and his companion for the lively singing, for leading us in our inspiration. And for Sister Sheila Munton, thank you for leading us in our opening prayer. After my part, we will be hearing a special number from the team of Jessa Tagapia, and after that, we will be hearing a message from Pastor Reynaldo Maglitas, and then our closing song, and then closing prayer. So, may we all prepare our hearts and minds so that to the message that we will be hearing today. And before I leave, allow me to read Romans 12 verse 1, which it says, "Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." May we all be blessed for the rest of this Sabbath. Again, happy Sabbath, and God bless to each one of us.
Okay, once again, happy Sabbath. Kayo po ay masaya po ba? Amen. Are you still awake and kicking? Still alive? Sige nga, God is good. God is good. And all the time. Praise the Lord. My part this afternoon is not really about delivering a sermon. My part this afternoon is actually a sort of lecture about visitation. Afterwards, I will be entertaining some questions or queries about your concern regarding the topic that I will be presenting to you this afternoon, especially about visitation. Or anything about worship, you can ask later about worship. I just don't know if what other instructions or training or lectures that you will be receiving after me. But as I look to your program, it seems that based on my initial assessment, there are many things that you need to know or to learn before you go to the field. And I hope and pray that this part will really help you a lot in order for you to be prepared as you go to your contemplated assignment. That's why I think that in the little part, I am more than willing to entertain any questions about this. If you feel that you need to know this thing or this concern, just be free to ask, because if I am not able to answer all your queries, I believe some of our seniors who are really rich in experience, no? When it comes to voice of the Lord, I believe they can share also their thoughts. Because you know, voice of the Lord is learning voice of the Lord is not really so much about lecture, it's not really so much about teaching you, because the reality there's no subject inside the classroom about voice of the Lord. Am I right? If you will just rely your information or your learning from this voice that will come, I believe it is not enough. No? But one thing that I would like to assure you, the best teacher that will teach you is your experience. No? Because based on my experience, the things that I am actually sharing to you, most of them, no, came from the experiences, not actually, but even from the experiences of the students. No? Even though we are mostly students, I am so passionate joining the voice of you. No? Maybe my motive at that time is not really far from the motive that you have right now. No? Do you know what's my motive when I join the voice of you? Huh? Gusto ba rin malalang ang motive mo? Bakit ako nag-jo-join ng voice of God? Tingnan ko nga kung parehas tayo. Okay, ang isa sa mga main reason ko kung bakit ako gusto mag-join ng voice of God, no? One of the reasons ay I want to visit those different places. Especially I came from Visayas, I don't have the opportunity to visit the areas here in Luzon. That's why I made it as an avenue, the voice of youth as an opportunity to visit to several places. That's why if I visited already a certain place, I don't want to go back in. I don't want to go back to that place anymore next time around. Diba? Maybe parehas din kayo, no? Ganun din kayo, no? Maybe if you are assigned in Mindoro today or this summer, maybe next summer or next time, maybe you want to go to Palawan naman. Diba? Masaya, adventure. Madaling istorya, ang akin po, yung sa mga reason ay, I would like to be honest that one of the reasons that really motivated me to join Voice of Youth is the adventure.
adventure. Sino gusto ng adventure? Mga young people. Nako, pag mga young people, pag adventure ang pinag-usapan, ay sigurado. No? Kahit walang pira, ay magkakapira yan. I am just actually observing you in sense that you don't have uniforms for which of you. Because usually, ay, we have uniforms, yung t-shirt for which of you, no? And usually, the one who paid those t-shirt are the students, or were the students, no? As I observe, even the working students, when it comes to t-shirt sa which of you, kahit working students ay nagkakapira. O kahit walang pira ang working student, pag pinag-usapan na t-shirt ng Boys of Youth, ay bilang nagkakapira. Huh? One who will pay the t-shirt. No? Kasi sabi niya, ang gusto raw niyo lahat libre. Oh, amen. Gusto raw niyo lahat libre. Naku, magnasanay na kayo ng libre. No? During my time, the only thing that is not free was the t-shirt, no? Kasi kayo naman ang gagamit nun eh. Di ba? Oh, after ng voice of youth. Pero as I observe, pag t-shirt ay students, they can afford even though they don't have money. But anyway, because adventure, anyway, even though I could say that one of the reasons why I used to join voice of youth was adventure, but the Lord was so merciful to me, no? Talagang ang Diyos ay mahabagin pa rin sa akin. Yung aking motibo na hindi maganda, no? Hindi sanctified na motive. The Lord had sanctified my motive along the way, no? Na until to such time that as I go to this ministry, I realize that my main reason why I should join to this ministry is because I have the burden to accomplish the mission of the Lord that He has given to me personally. Yeah? The purpose why we will be joining, that's why I used to tell you, the purpose of joining the Voice of Youth is not really like that, like that, like that, because ang pinagkukunan ko yan, na-referensya sarili ko. Diba? Referensya ko sarili ko yan. Because when I was students, ay sabi ko nga sa inyo, that's the reality. I mean though, maybe some of you have that kind of motive right now, just pray to God because the Lord will sanctify your motive. No? In such a way that your motive, it will be a blessing to the people that you will be serving. Okay? Anyway, let's proceed. Door-to-door visitation. You know visitations? Pwede ko ba tayo lapit? Parang kasi napakalayo ko eh. No? Parang pakiramdam ko, 1 kilometer ang layo nyo. Hindi kasi ako sanay magsalita ng parang napakalayo ng aking kausap. Diba? Kahit naman kayo, diba? Subukan ninyong nakipag-usap kayo ng masinsinan, tapos malayo ang inyong kausap. Ano ang dating sa'yo? Diba? Lalo kapag ikaw ay seryoso na sa sinasabi mo. Naku, dapat yan malapitan, di ba, brother? Dapat malapitan para damang-dama niya ang bawat salita na sinasabi mo. Nanamnamin talaga niya. Pero pag malayo, kahit gaano kaganda ang sinasabi mo, pag napakalayo ng kausap mo, pakiramdam mo ay parang walang halaga yung sinasabi mo. Di ba? O kaya, tulungan niyo ako. Parang wala pa rin nakakaramdam. Okay, thank you. Abot ba yan? Ah, maiksi. Sige, hanggang sa kayang abutin. Yan. Next time ay si Sir Wing ay mag-aano na yan, magpo-provide ng mahabang cord. Okay. Okay, thank you. Door-to-door visitation. I would like to emphasize to you this very important aspect in your ministry. And that is visitation, visitation, visitation. No? Ngayon pa lang, kailangan ninyong isipin, kailangan ninyong tandaan that one of the most important things that you need to do in the voice of youth while you are in the field is visitation. Because for me, I could consider that visitation is second to none. For the success of your voice of youth, second to none. Except maybe that you will rely to the power of the Holy Spirit. Yes, of course, it is given.
You need to pray before you proceed to your activity in the day. Aside that you will entrust everything that you do, but when it comes to human effort, but when it comes to human participation, remember that the success of the ministry is the combination of the divine power and the human effort. Am I right? It is the combination of divine power and human effort. I don't have any question when it comes to the divine power, because the divine power lies to your personal relationship with God. But when it comes to human effort, I would like to tell you, when it comes to Voice of Youth, I would like to tell you that visitation is second to none. Pag sinabing second to none, ano yun? Ha? Ha? Pag sinabing second to none, ay siyempre, first daw yun. Ha? Yan ang number one na inyong i-consider para kayo maging successful sa Voice of Youth. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, part of your mind setting, just put it in your mind that when you are already in the field, you have lots of things that you need to sacrifice. One of the things that you need to sacrifice is your comfort. Comfort. Gaya ng pagtulog, sinasabi ko sa inyo kanina. Maybe you used to sleep 8 hours in a day or 10 hours in a day, or maybe it beyond, no? But when it comes to Voice of Youth, maybe pag nakatulog ka na ng 4 o 5 oras sa isang araw, good for you. Maganda na yan pag nakatulog ka ng 4 oras at saka 5 oras sa loob ng isang araw. Kasi alam niyo kung bakit? I just don't know if somebody had already explained to you the routine of your activity while you are in the field. Mayroon na ba nag-explain sa inyo yan? Mayroon na? Wala pa. I just don't know kung may time kayo doon. Kasi usually dapat ini-explain sa inyo yan. Kung ano ang inyong schedule, kailan kayo gigising, kailan kayo ganito, ganyan, ganyan. Usually, anong oras kayo nagigising, ano? Ha? Usually, what? Usually, pag nag-voice of youth kayo, you need to wake up 4 o'clock in the morning. Wow! Sino ang nagigising ng 4 o'clock in the morning? Taas na kamay. Oh, mayroon. Oh, good. Siguro, yan ang mga estudyante na masisipag mag-aral. Yan. Or either masipag mag-check ng kaniyang Facebook or Messenger kung ano na ang chat sa kanya ng kaniyang kaibigan. Di ba? Pero usually, you as students ay hindi nyo routine everyday nagigising kayo ng 4 o'clock. Usually, anong oras kayo nagigising? Alas 10? Grabe naman yun. Ha? Ah, alas 6 pala. 6 o'clock, maybe the usual. 6 o'clock. Anong oras kayo natutulog? 9. Okay? Pero yung mga mahilig maglaro, 11, 12, minsan madaling araw. Siguro doon sa mga mahilig maglaro, no? Yung mga mahilig maglaro ng cellphone, ay hindi nyo masyado problema yan kasi yung mga, as I observe, young people who used to play, ay kahit madaling araw yan, hindi naantok. No? Sana yung ganun, kung ikay mahilig maglaro, bagamat sinasabi ko sa inyo, kung kayo mahilig maglaro, magbagong buhay na kayo. Lalo pag kayo nagpunta sa Voice of Youth, uy, wag kayo maglalaro doon, ha? Baka mamaya, dito sa Voice of Youth, eh. Instead na magdadalaw kayo, magbibisit kayo, naglalaro lang kayo, ha? Ano mga nilalaro nga ninyo ngayon? Hindi na ako makarelate, eh. ML, ha? Oo, oh, basta ganun, hindi ko na alam, eh. Oo. Oh. Bawal po maglaro doon kasi alam nyo, one of the feedbacks that I received during the time that I was here, there was an elder called my attention, Pastor, what had happened to your young people? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Nga, ikaw naman nandyan. Sabi sa akin, you know, Pastor, yung speaker pa ha? Theology student pa? Sino theology student? Taas na kamay. Yan, mga theology student. Theology student, Pastor? Naku, Pastor, siya pa naman yung speaker. Napakahilig maglaro ng cellphone. Aakyat na lang sa pulpito, naglalaro pa. Grabe naman yun. Oh? Kaya nagreklamo sa akin ng elder. Bakit ganito, Pastor? Ganito ba talaga ang mga young people sa AUP? Naku, patay na.
pati na yung mga hindi naman kasama at mababait naman na gaya ninyo, ay nadisgrasya pa kayo, di ba? Oo. Sino mabait? Huwag nang tumaas. Di ba? Oo. A disgrasya na, young people. Usually, matutulog kayo niyan, most likely. Anong oras general natutulog ang mga Voice of Youth team? 12 o'clock, most likely yan. Kasi bibigyan ko ng limbawa, ang inyong nightly meeting, matatapos yan, pinaka, siguro average 9 o'clock. Patating na 9 o'clock, to 10 o'clock, magliligpit pa kayo ng mga upuan, ng mga gamit na inyong ginamit, ay lalo kung malayo-layo pa yung inyong tinitirahan na lugar, maglalakad pa kayo sa gitna ng gabi, naku, tapos may wakwak pa dyan, takot-takot-takot pa kayo. Una ka, di ba? May mga ganun, lalo sa mga, yun lang naman ang mga disadvantage pa kayo sa probinsya. Oo. Mayroon ako napuntahan isang team. Aba naman ay pagpunta ko doon sa team sa Mindoro, I was surprised. Because as I travel going to their assigned place, ay grabe, napakasukal ng lugar. Puro mga saging. Puro sagingan talaga. Parang isang kilometro ang nilalakbay ko, puro sagingan. And then after few minutes, I arrived to the place where this group was conducting their Voice of Youth in the middle of banana plantation. Oh, banana plantation, di ba? Banana plantation. Ang iniisip-isip ko, saan mga tao dito? Bakit dito nag-Voice of Youth? Oh, kasi wala akong nakikitang mga bahay, no? Tapos sila ay nakatira doon pa sa church. Maglalakad pa sila kasi wala namang transportation. Maglalakad pa sila ng isang kilometro papunta sa church. Pagkatapos, ang sabi ng isang estudyante, Pastor, alam mo, kapag kami umuwi papunta sa church kapag gabi, kami po ay natatakot. Bakit? Ano nangyari? Kasi po habang kami naglalakad dyan sa kalsada, sa gitna ng mga kasasagingan, ay minsan po may naririnig kaming pumabalak pa, ay, mga tumutunog bigla. Oo, mga ganyan. Sabi sa akin, Pastor, hindi ba yung mga wakwak? Ganyan. Alam mo yung mga galing sa Bisaya, wakwak, alam naman yan, no? Yung mga foreigner, I don't know what's the translation of wakwak. Quick. Okay? Usually, what I'm telling you, brethren or young people, based on my observation experience, no? Let's say you are done 10 o'clock or let's say pinaka most 9:30 and then you need to walk to your assignment to your tirahan ninyo, no? Ay maybe you will be there around 10 o'clock. And then after 10 o'clock, maybe some of you had not yet done with your supper or ang iba sa inyo, kumakain na ba? Oo, usually, hindi pa kakain yan. Mag-evaluation pa. Naku, lalo kapag unang gabi, napakaraming mga kritiko yan, napakaraming mga negatibo yan, napakaraming observation yan, napakaraming dapat baguhin. Naku, lahat na napansin ninyo. Okay, alas 12 na, hindi pa kayo tapos. Diba? Tapos ang iba noon, hindi pa kumakain. Diba? Sipin nyo? And then, gigising ka pa, alas 4 kasi may prayer band kayo. And then prayer band, alas 5 or 4:30, you need to do the serenading. Diba? Kaya alam ninyo, pinaka-most na pwede kayong makatulog, especially kapag hindi kayo magaling mag-manage ng time, no, yung coordinator ninyo, wala sa ayos yung coordinator ninyo. Pag yung coordinator ninyo, wala sa ayos, sabihan ninyo, coordinator, wala po kayo talaga ayos. Ayusin po natin yung dapat ayusin. Kasi ang buhay, mga kapatid, of your team is the coordinator. Because he will be the one who will give you the command kung ano ang inyong gagawin from time to time. No? Let's say you are done in 12 o'clock. Minsan ang iba pa dyan ay talagang napakasisipag manalangin. Ay before na tumatulog ay magkakaroon pa ng prayer band. At yung prayer band ay talagang lahat na nalangin ng adoration, ng supplication, ng praises, ng thanksgiving, lahat isa-isa pa na nalangin, isang oras pa na nalangin. Ah, kaya alauna na natapos. Tapos matutulog na, magchichikahan pa. Alas dos na natapos. Gigising na ng alas 4, patay na. Disgrasya ang gawain. Kaya, since we are just normal people,
we need to sleep. I much to your desire to wake up in the morning at 4 o'clock para kayo mag-serenading, hindi mo nagawa. Kasi may demand ang body mo. Oh? Kaya ito naman ang nakalulungkot. I just don't know, Pastor Rodel had already revealed to you. But one of the responsibilities of your coordinator is to visit the teams in your assigned territory without informing you, without prior notice that he will come. Huh? It is a surprise visit. Usually, if I've done my surprise visit, oh, it's already 9 o'clock. It's already 10 o'clock. There was a team that I visited their quarter. When I knocked to the door, oh, the place was so dark. It's already 10 o'clock in the morning. And then I just thought during that time that maybe they are already in the field doing visitation. Kasi 10 o'clock na. Wala akong kamuwang-muwang. Pagpasok ko sa loob kasama yung elder, ang iba'y humahagok pa. Diba? Ang sarap pa ng tulog, alas 10 na ng umaga. Grabe, mga kapatid. Diba? Grabe. Alas 10 na. Bakit ko sinasabi sa inyo yan, mga kapatid? Ha? Because, voice of youth, I would like to tell you, this is a rewarding ministry, yet a very tasking work. Because one thing that you need to observe in a day, ay kailangan kayo'y naggagawa ng visitation pagdadalaw. If you will not do visitation every day, I don't expect that you will succeed in your ministry. Sometimes you just actually rely to your nightly meeting. Ay, basta as long, Pastor, we have nightly meeting every night. We preach the word, it's enough. And then after 2 weeks, you will expect that there's something miracles that will happen to your listeners without doing visitations. You know, my experience and observation tell me that even you are so dynamic speaker, even you are so excellent doing your nightly meeting, but you forget the door-to-door visitation, your ministry, your voice of youth is not that kind, is not that powerful. Huh? Pero alam niyo, kahit hindi kayo magaling na speaker, kahit hindi kayo magaling na lecturer, pero nagdadalaw kayo sa mga bahay-bahay, ay magugulat kayo. Ang mga tao, ang sarap ng pakiramdam kasi pakiramdam nila, mahal na mahal ninyo sila. Amen? Pero pag sinermunan ng sinermunan mo sila, pakiramdam nila, galit na galit kayo sa kanya, sa kanila. Di ba? O pero pag dinadalaw, naku, inawitan ng mga awit kahit mga yabag. Ha? Yung mga yabag na awit. Ano? Oy, by the way, ha? Hindi naman porke sabihin na yabag kayo, ay sabihin na, Pastor, ito lang talagang gift ko eh. Ay, pagtsagaan na po ninyo ako. Oh. Ang akin naman po, alam nyo, one of the secrets of voice of youth is preparation. You need to prepare. Ay, alam mo na nga yabag ka, hindi ka pa nag-prepare. Ay, sigurado, ang bagsak mo, yabag na yabag talaga. Di ba? Oh. Eh, pero kung yabag ka, pero nag-practice naman lang kayo, kasi alam niyo, if you will sing as a group, kahit ikay yabag, ay nag-practice kayo, ay yung humming mo, ay parang ang sarap na pakinggan. Na yung humming ka lang, nag-humming ka lang. Ha? Kasi nag-practice kayo. Okay? Ay, naku, hindi pa ako nakaka-proceed sa first, ano ko, sa napakarami gustong sabihin sa inyo. Okay, proceed tayo sa visitation muna. Okay? Ang Acts chapter 5 verse 32. Ang sabi dito ng Acts 5:32 ay, and we are his witnesses of these things. Sabi ng banal na kasulatan, ha? At tayo ay mga saksi ng mga bagay na ito. Ha? Yes, the reason why we will be going out because we are God's witnesses. Amen? We are his witnesses.
Sasaksi tayo sa kanila, kaya tayo lalabas. No? We have something to tell to the people. We have something to share to them. We have something to bring to their homes. And if you are not God's witnesses, or if you had not witnessed personally the goodness and the faithfulness of the Lord in your life, I think you have no reason to go. No? Maybe some of you will say, I will witness by example, Pastor. Pastor, kahit hindi ako magdalaw, may mga kapatid na ganyan eh. Kahit hindi ako magdalaw, basta ako naman ay mabuting halimbawa, okay na po yan. Ayos, parang ayos din, no? No? Someone else can do the talking and visiting. Basta ako, wala akong inaagrabyado, wala akong ginagawang masama, ako'y mabuti naman makipag-usap, wala naman akong kagalit. Ay, just enough. My example is enough, no? And let others do the talking and visitation. Marahil ka sabihin sa inyo yan. Well, I would like to tell you, it's not applicable in Voice of Youth Ministry. Okay? Being a good example is given already. But if you will make it as an alibi not to visit or not to talk to the people, I think you are in the wrong place sa Voice of Youth. Kasi ang Voice of Youth, it's more on talking, it's more in visiting. Wow, di ba? It's more on talking and visiting. And then, it says, some will be a partner in the visit and not the one who talks. Maybe some of you will just, okay, I am just a good partner, but I am not a good frontliner. Maybe at first, kaya nga dito sa ating mga Voice of Youth component o sa ating structure, mayroon sa inyo member lang. Sino ang member lang ang category? Member lang. Ay, wala na pala, lahat kayo may office, mayroon kayong function. Okay? Do you know kung sino ang mga membro ninyo? Kasi kayo ay 7 lang. According to the Voice of Youth manual, dapat kayo ay 12 sa Voice of Youth manual. Sino ang nakakaalam ng Voice of Youth manual? Actually, we have Voice of Youth manual. It's actually crafted by Pastor Ron Hinibago. And I have only a little part there. My part in that book is all about Bible study and visitation. Okay? Ngayon, young people, no? Pagdating po dito, dahil kayo ay 7 lang, tama ba kayo, 7 lang kayo? Isang team? You are all frontliners. Kayo lahat ay mga frontliners. Ang inyong mga membro sa team ninyo ay ang inyong sino? Sino ang inyong mga membro sa team? Sino? Ang inyong mga magiging membro sa team, magiging assistant ninyo, ay ang inyong mga young people sa iglesia na pupuntahan ninyo. Okay? Those young people in the church, that's why it is part in the agreement, before you proceed to your assigned territory, the pastor there is being instructed by your coordinator here in AUP, telling the pastor that the team that is coming to your territory should have a counterpart of the young people coming from the local church. Intindihan mo yung sinasabi ko sa inyo? If you arrive in the church, at the moment you arrive in the church, ask the pastor, Pastor, where are the young people who will serve as counterpart sa team namin? Kasi sila yung mga membro ninyo. Kasi ako, I would like to tell you, pag napansin ko na ang church, wala silang young people na kasama, walang sasama sa inyo, hindi ko kayo pinapapunta o hindi ko pinapapunta ang team sa lugar na yan. Ang tinitiyak ko, pag kayo dumating doon, mayroon kayong mga kasamahang mga kabataan taga roon. For what reason? Napakaraming dahilan. I don't have enough time. Pero yan po isa sa mga hanapin ninyo, ha? Pagdating nyo sa local church, bakit kayo, pagdating nyo sa local church, one thing that you need to ask, who is the pastor? Sinong pastor po dito? Who are the elders? And then, maybe who is the barangay captain in this territory? Alamin ninyo, and then mag-courtesy call kayo sa barangay captain and inform them, hey, captain, we are the beautiful and the handsome students coming from Adventist University of the Philippines.
Huh? Are you the students coming from, pag sinabi ko nga lang AUP. AUP? Ay, grabe, mga UP student pala ito. Eh, hindi ko pinanong sa maayos yung A. Okay? Pag sinabi lang UP, wow, it's a privilege to be visited by UP students. Oh, hindi pala nila alam, AUP pala. Okay? Kaya pag sinabi, even though you came from AUP, they are so proud that they were visited by the students. Kaya, ocular visit yun ha. Ocular, ano yan? Magdadalaw muna kayo sa barangay captain. Pagkatapos, the next thing that you need to look are the young people. Why is it that it is necessary for you to know who are the young people who will serve as your counterparts? One of the reasons is, siyempre, magdadalaw kayo eh. Magbibisitation kayo. Eh, kayo'y mga strangers sa lugar na yon. You are all strangers in that place. And then you will do the visitation by your own? Oh my! Diba? Baka mamaya, pagkamalan pa kayong mga NPE doon. Diba? Pagkamalan pa kayong mga ano doon. Diba? That's why the presence of the young people from the local church is very crucial. Because they will be the one who will facilitate, who will guide, and who will direct your places for your visitations. Okay, let's proceed. You know, one of the things that you need to settle down in your heart, okay, is what we call fear. Because sometimes, no, kahit gusto ninyong magdalaw, even though you really want to visit, but sometimes if you are being afraid, no, if you have fear in your heart, sometimes ay medyo nawawala yung desire or passion, di ba? Sino sa inyo ang natatakot ngayon pa lang na magdalaw sa mga bahay-bahay? Sino sa inyo? Uy, walang natatakot. Praise the Lord. Sabihin, malalakas ang loob ninyo. Di ba? Sino yung mayroong, sa tingin ninyo, nahihiya kayo. Iniisip ngayon ninyo na even at this time, you are thinking, how about if I will visit those houses? Hindi kaya nakakahiya? Ano kaya sabihin ko doon? Paano kung saraduhan ako ng pintuan? Paano kung hindi ako tanggapin? Paano kung magalit sa akin ang kausap ko? Ano kaya ang gagawin ko? Hindi ba kayo nag-iisip ng mga ganyan? Nag-iisip kayo? Mabuti naman, may isip din kayo. Okay? Diba? Yes, one of the reasons ay mayroon tayong fear. That's why sometimes we don't want to visit. No? But I would like to tell you that in the Bible, fear destroys our trust in the Lord. No? Kaya you need to overcome this fear because fear destroys our trust in the Lord and destroys our self-confidence given to us by God as we depend on Him. Okay? Foster apprehension, no business for them to exist. Sometimes because of the fear that we have this negative apprehension. Naku, baka mamaya pagdalawin ko si ate, magalit yung tatay niya sa akin. Akala niya, liligawan ko yung anak nila. Diba? Mga ganun ba? Oh, may mga tayo mga apprehension na ganyan. Na minsan, the reality, there's no basis of our fear. Or maybe, one of the reasons ng ating fear, because maybe we just strange things. No? Baka maging, magkalat lang ba tayo doon sa Tagalog ba? Naku, pag ako yung dumalaw kaya, ano kayang gagawin ko doon? Baka mamaya magkalat lang ako doon. Di ba? Oh. And Job said, the thing which I greatly feared is come upon me. No? If you think you can't, okay? Remember that if you think you can't or you cannot do it, I would like to tell you are right. No? Because it is not easy actually to visit someone. Especially if you are, both of you are strangers. Stranger ka sa kanya, stranger din siya. Di ba? Eh minsan nga, yung kakilala mo na, nahihiya ka pa eh. Okay, how about, especially if you are both strangers. Okay, but the motto for us as Voice of Youth participants, God and I can do anything He wants me to do. And always remember, every time that you will visit the house or single house, always remember that you are not doing your own visit.
you are doing God's visit. No? Kaya alam ninyo, mamaya ibibigay ko sa iyo kung anong mga dapat ninyong gawin pag kayo nagdadalaw. But put that in your mind that every time that you visit every house or every home, you are doing God's visit. It's not an ordinary visit, no? It is God's visit. Okay? Maybe the things that we are afraid of, or maybe we won't know what to say. Sige nga, sa mga, sino sa inyo dito ang first time mag-boy sa Butte? Tasang kamay. Okay, halika brother. Ilan taong ka na, brother? 43 ka na? Pero first time mo pa rin? First time. Oh, okay. First time ko din naging theology. Kasi ah, first time mo naging theology? Ilang course na kasi ako. Ah, ilang course na? Itong last course na o marami pa ka pang course na kukunin? Kunin mo na agad habang bata ka pa. Libero lang. Okay. First time mo mag-boy sa Butte. Ngayon. Okay? Pag ikay dumalaw ngayon sa bahay, ay, golpul tour ka pala. Ay, sanay na to. Hindi na kita kailangan turuan. Okay. Kailangan ko yung unang boy sa, yung hindi golpul tour at hindi pa nagbo-boy sa Butte. Oo, yung mga kasama mo. Dito mga kasama ko. Ah, this one. Halika. Oo. Pag golpul tour, ang golpul tour, mas magaling magdalaw yan kaysa pastor. Oo, makapal ang mukha niyan kaysa pastor. Ha? Ah, sige, sample daw, brother. Sample. O, sige. Para daw magka-idea. Ayaw daw nila na sila muna. Baka mali daw ang gawin nila. Okay, sigurado ikaw na daw para sigurado tama. Okay. Parang we are representative for the home health service. We are here to check your health. We are sent by God. Okay. Okay, nakita ninyo? Usually ganun ang approach pag kayo ay especially na ako ay nagpupulto estudyante. Kaya ganun. Okay, thank you, brother. Okay. Hello ma'am, good morning. We are the representative of home ang tawag home health care? Ano yan? Ah, home health education. Nalimutan ko na. No? Kala ko home health care eh. We are the representative of home health care. Okay? Education. Home health education pala. Diba? Sa inyo naman mga estudyante, madali yan. Kasi as I observe, you know, students, you are so appealing in the eyes of the people. Amen? You are so appealing and attractive in the eyes of the people, especially kapag mga remote areas. Tapos ang gagwapo pa ninyo, ang gaganda pa ninyo. Naku, hindi ka pa nagkasalita, papasukin ka na sa bahay. Oo! Oh, kaya nga nung ako'y nagbo-boy sa Butte, nung ako'y estudyante, pag ako ang coordinator, ako namimili ng mga kasama. Ang inuuna ko na kinukuha yung mga magaganda. Shhh. Ah, mukhang maganda ka. Sama. Ah, ikaw mukhang pugi ka. Ah, dito, sama. Ayan. Kasi ako'y pangit na nga. Ang aking kasing konsepto nun, ako'y ngay pangit na, magsasama pa ako ng kapwa pangit, patay na ang ministeryo. Di ba? Oh. Eh kahit pa paano, kung pangit man ako, maganda yung isinama ko, pugi yung isinama ko, at least nabalansi ba? Di ba? Nakabawi-bawi ba? Ah. Kasi sa aking observation, pag ang mga estudyante ay naroon sa community, at talagang magaganda at mga gwapo, ay sabihin ko sa inyo, hindi pa kayo nagdadalaw, kayo nang unang dadalawin ng mga tao. Woo! Sino po sila? Ganun, di ba? Kaya puputaktihin kayo ng mga bisita ng mga kabataan doon sa inyong quarter. Oo. Sino, di ba, bungaboy sa Butte? Sabihin ko sa inyo, ganyan. Okay? Baka sabihin, pastor, mag-isip-isip na kami, titingnan, i-evaluate muna namin, i-assist muna namin mga kasama namin kung magaganda ba at mga pugi. Para may time pa kami magpalit. Ah, wala na kayong time magpalit. Huwag na ninyo i-consider yun. Next time na lang, next time. Wala na kayong option ngayon. Tanggapin na yung katotohanan na talagang ganun kayo sa team. Okay? Visitations. Usually, yung sinasabi sa colportor, if you will introduce to yourself to them, you will tell them, good morning, sir. We are students coming from Adventist University of the Philippines. We are here because we want to serve the community. Ah, mayroon kayong mga paglilingkod. Halimbawa, mayroon kayong mga medical rally. Mayroon kayong mga moral values na mga gagawin. Kung anong gagawin ninyo. Pag narinig lang nila na kayo'y estudyante,
lambot na agad ang puso nila. Ah, student pala ito. Okay? Kaya madali na yon. Okay? Kaya huwag kayong matakot. Napakadali. Napakadali actually magdalaw, lalo kapag kayo estudyante. No? Pero kapag kayo dadalaw doon, at ang dating sa inyo, para kayong mga networkers, mga network, yung mga network na nagkukumbinis ng mga network, oo, ay sigurado, tataguan kayo noon. Oo. Okay? Marahil, hindi nyo alam ano nasabihin ninyo. Maybe that's one of the reasons. Or maybe we will do a bad job. Yeah, baka mali ang gawin lang natin doon. Or maybe the thing that you're afraid of because of the unknown, what is lurking behind the door. Okay? Pag kumato kayo, ang katok ng kulportor, anong katok ng kulportor? Ha? Paano ba kumatok sa bahay? Nung ako ay bago pa lang, nagkukulportor, pag kumatok ako, pakiramdaman ko may bubukas. Sana may bumukas. Wala pa. Mas mamaya-maya. Ganyan eh. Di ba? Pag mga unang nagadalaw ka, ganun talaga. No? Oo, ganun talaga. Kasi, hindi mo alam kung ano nasunod na ano eh. You don't know what is behind of the door. Kaya minsan ay atubili ka magkatok. Pero ang mga kulpultor, iba. Ang anong kulpultor kumatok? Ha? Sila ay pag kumatok, ganito. There's always a sense of emergency. Na kahit natutulog yan, gigising yan. Ay, may sunog yata ah. Diba? Ganun yan. Dapat pag kayo kumatok, ay yung there's a sense of emergency. Yes, of course, you are bringing the good news of heaven. That's why it is urgent. Amen? Ayun ngang mga alive-alive lang, power-power na yan eh. Pag makakatok sa bahay, kulang na lang masirang pintuan. Eh, how much more ito tungkol sa kalangitan? Di ba? Kaligtasan. Di ba? Kaya, pag kayo kumatok, firm. Tapos, mga kapatid, ay ang inyong gagawin, just step, okay, backward, one step, backward, and then, pakiramdaman mo kung may magbubukas ba. Bakit, Pastor, aatras ako ng isang step? Bakit? Baka kasi magbukas, ang pagbukas pala ng pintuan, palabas. may mga pintuan kasi palabas ang pintuan eh. Pabukas, di ba? Oo, ganun. Oo, dinadali ka pa. Oo, di ba? Na-disgrasya ka pa. Or either, one of the reasons that maybe, since you don't know what is lurking behind the door, you don't know what will be the reaction of the owner of the house. At least kung may dalang itak yan, may itak na. At least mayroon kang distansya na makatakbo pa ba? O, di ba? O, in case of emergency, makatakbo pa. Ipi kung nakadikit ka sa pintuan, ay sigurado sa pulga. Okay? Yes, one of the things that we are afraid of is rejection at the door. Sino sa inyo ang nakaranas ng ma-reject? Taas na kamay. Aray, sakit. Na-reject. Ano pakiramdam ninyo? Do you feel good? Are you comfortable if you are being rejected by someone? Di ba hindi? Di ba? Napakasakit talaga yung ikay tinatanggihan, di ba? Oh, kaya kayong mga nakakasakit ng damdamin, mag-isip-isip kayo. Oo. Baka hindi kayo maligtas kasi nakakasakit kayo ng damdamin. Hindi, biro lang. Ha? Ninoy. Just kidding. Okay? It's very hard to be rejected. And even doing the voice of youth, one of the fear, no, that we have, one of the fears ay yung atin pong tayo po'y tanggihan ng mga tao. No? Anyway, that's always given. Huwag kayo mag-expect na lahat ng inyong pupuntahan na bahay, tatanggapin kayo. No, don't expect that one. Because it will never happen. There will be a time that as you visited them, some of them will accept you. And some of them will just close their door, no? And you are not welcome to them. But it says, God does not want you to be afraid. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. According to the book of Timothy. And another biblical reference, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Diba?
Kapag ang ating motivation, because we really love the Lord, we really love these people, we want them to be in heaven when Jesus comes. Amen? That's why even though it is hard for me to visit them, I will do the visit for the sake of God's kingdom. Because of our love and passion, huh? For them to be part of God's kingdom. Gagawin natin yan, young people. No? That should be our motivation. And then, the promise of the Lord is, it says again in Acts chapter 8 and verse 9, do not be afraid, but speak, and do not keep silent, for I am with you. Okay? The Lord is on my side, I will not fear, and what can man do to me? Diba? Napakarami ng promise. God has lots of promises to us that will give us comfort. If God be for us, who can be against us? Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives do, I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. No? Napakadami. Okay? Yan po ang mga biblical promises sa atin. If ever you are not yet ready for visitation or you have fear in your heart. You know, in doing visitation, this is an acronym ACT. No? A-C-T. A stands for every time that you visit someone, don't leave your quarter without asking strength from the Lord. Okay? Hindi porke sabihin, ay, sanay na ako niyan, kulpultur ako. I used to visit houses. No. It's not an assurance, brother. Kahit sabihin mo na you are a kulpultur for how many decades? You used to visit every day. Now you could say to yourself, I am now pretty sure that this is not really hard for me to visit. No. Ask strength from the Lord every morning. Yeah, yes. Alam niyo sa mga testimony ng mga, yeah, every time that you go out from your quarter, make it sure that you had already reasoned with the Lord. No? And don't leave your quarter without the assurance that the Holy Spirit will be with you. Kasi pag hindi, ay nako, ay most likely problema ang abutin ninyo. Letter C, okay, aside of asking the strength, claim the strength of the day. Okay, claim the strength all day. Okay, just claim it by faith. And then the T is, thank God for the strength at night. Okay, every time, as after your visitation, it's now the time for you to thank the Lord. Okay, I would like to share to you the methods of success in the ministry of Jesus. Yeah? There were 5 steps. I believe, especially theology students, you are familiar with this quotation, the ministry of healing. Ang sabi dito, Christ method alone, basa nga tayo sabay-sabay. Sige nga, 1, 2, 3, go! Yan. Did you observe something in that quotation as the secret of Christ's success in His ministry? May napansin ba kayo dyan? Yung mga naka-highlight na yan, the first thing that Jesus did, every day, He used to mingle with people. Am I right? He used to mingle with people. If you will study the life of Jesus, especially in the 4 books or the 4 Gospels, you will observe that I could say maybe every day, halos araw-araw, parang wala akong napansin na si Kristo mayroon siyang idle na araw na hindi siya nagdadalaw. If you will observe Jesus' life, every day He is in the streets, He is always in the community, He used to mingle with different kind of people. In short, young people, every day, Jesus do the visitation. Ma? And that's the secret of the voice of youth. Kaya sabi ko sa inyo, ang visitation is second to none for your success. Kasi even Jesus Himself,
he used to visit the people every day. And as he visited them, ano ang ginagawa niya? Ang sabi dito, Savior mingled with men as one who desired their good. As you mingle with them, try to let them feel that you are really interested to their needs. No? Hindi yung kayo dumalaw lang, no, nakadalaw kayo, tapos wala namang, hindi naman naramdaman ng mga tao na parang nagbigay naman kayo sa kanila ng comfort. O nakatulong naman kayo. Parang wala din. And then the next thing is, aside of mingling with them, he showed his sympathy for them. And then, minister to their needs. And then, after ministering their needs, he won their confidence. And then, after winning their confidence, he bade them to follow him. Kaya alam niyo, young people, wag na wag kayo pupunta sa inyong assignment sa loob ng ilang linggo nga kayo? Most likely, 2 weeks kayo. Hindi pagdating nyo doon, first day pa lang, magtatayo na kayo ng cottage o ng tent, at ngayon, mamayang gabi, mayroon na kayo agad pangangaral. Crusade. Aral. No? No, it's not ideal. If possible, don't conduct nightly meeting unless you have already done the concrete visitation in the community. Kasi if you had not visited the community, ang inyong nightly meeting, lalangawin yan. Baka walang pumunta. Siguro, maybe you can just visit the community maybe 3 days. The first 3 days, okay? Try to spend your 3 days only for visitation, saturating the place or the barangay. And if you feel that it is already, the place is already ready for them to be invited in your cottage meeting or nightly meeting, that's now the time that you need to conduct your nightly meeting. Kasi minsan you will ask, Pastor, pang ilang gabi ba kami dapat magkakandak ng nightly meeting? Pang ilang gabi? Actually, wala akong definite answer dyan. Nakadepende yan, okay? It depends upon your preparation in your visitation. Kasi kung maganda na ang inyong visitation, walang problema kayo maggabi. Gumawa na kayo nightly meeting. Okay? Your success will not depend on how much upon your knowledge and accomplishment as upon your ability to find your way to the heart. By being social and coming close to people, you may turn the current of their thoughts more readily than by the most evil discourse. Kaya you need to make it sure that you are close to the people. Try to be close to them. Okay? Maging malapit kayo sa kanila. Yeah. Yung bang unang kahit kayo hindi magkakilala, alam ninyo, pag naiparamdam ninyo sa tao na parang una pa lang kayo nagkita, feeling close na agad. Diba nga ganyan? Feeling close na agad. Pag in-invite niyo yan, ay tay, I would like to invite you this coming Tuesday, we have this nightly seminar doon sa basketball court. Pwede ka ba tayo pumunta? Pag yung tatay na yan ay feeling close na kayo, di ba? Ay sigurado yan sabihin. No. Sige po anak, mamaya pupunta ko doon. Ha? Pag feeling close na kayo. Kaya you need to make sure that you are close to the people. At hindi po yun madali. It takes courage. Especially if you are not used to do it. Lalo kapag ikaw ay napaka-reserved na tao. Yung ano ba, may mga tao kasi na, I just don't know kung ano mga personality. May mga tao na isang tanong, isang sagot. Taga saan ka? Taga Silang. Ano pangalan mo? Alfred. Di ba? Ilang taon ka na? 25. Wala man lang ka-effort para man lang i-expand yung communication. Di ba? Pag ganun ang inyong approach ay isang visit lang kayo. Susunod tapos na. Wala na kayo pag hindi kayo creative. I believe that we have different personalities. But when it comes to voice of youth, you need, this actually an opportunity for you to develop your personalities. If you used to be reserved, ikaw ay napaka-reserved na tao, ay huwag namang sabihin mo na, reserved po kasi ako eh, kaya hindi po ako pwedeng makipag-usap.
Ay, hindi ganun. Ako po kasi ay reserved, kaya hindi po ako pwede magdalaw. Ay, hindi po ganun. Ay, reserved po kasi ako eh, kaya hindi ko kaya yan. No, no, no. Don't think that. Don't think about that. Because definitely, I would like to tell you, kung ako man ay kung mayroon mang pinakamahiyain, isa sa mga pinakamahiyain na estudyante nung I was in AUP, isa na ako doon. Napakamahiyain. Pag ako naglalakad, dyan sa may, I was a working student, especially if you are a working student. No? Mabuti ngayon ang mga working student. Good for the working student. Sino mga hindi working students ngayon? Sino mga working students ngayon? Yan, marami. Alam niyo the good thing today in AUP, it's very hard to distinguish if who are the working students or not. Di ba? Pag hindi ko kayo pataasin ng kamay, hindi ko alam kung sinong working student sa inyo. Kasi ngayon, working student ngayon, pag nakaasta, pag bumihis, pag nanamit, pag nag-cellphone, minsan lamang pa sa hindi working students. May na-observe ba kayong ganyan, di ba? Grabe. Kung social kayong mga full-time student, yung mga working student na yan, sumasabay sa inyo yan. No? Kaya ngayon, hindi mo mahalata ngayon kung sino mo kasunod hindi. Pero sa panahon namin, mga kapatid, young people, during our days, it was looking back 2,000 years ago. Oh, 2,000 years ago. Year 2000. Year 2000 pala, hindi 2,000 years ago. Year 2000. As I look back, I know, even you will not introduce yourself to other students. It's very easy to identify that you are a working student. Very easy. Pananamit pa lang. Di ba? Pag hindi luma yung damit, gusot-gusot, walang plancha kasi. Di ba? At saka mga working student, mahiyain. Tapos pagdating sa cafeteria, may separate pa ang pila. Pagdating doon, for working or students only. Oh, kaya halata talaga kayo lahat working students. Puro kayo gusgusin. O, di ba? Dito yung mga full-time students. Ha? Ang mga pagkain ng mga full-time students, masasarap. Pagdating naman doon sa mga working students, talbos ng kamuti. O, tingnan. Pero sa mga full-time students naman, masarap na bijimit. Na luto. Nilagyan ng maraming ketchup. Di ba? Di ba? Halatang halata. Kaya sa during our time, it's very easy to identify that we are working students. Kasi, lalo, usually, mga working students during our days, usually, we came from the provinces. Mga probinsya. Kaya pagdating mo sa Manila, mahiyain. Tutoy na tutoy talaga. Di ba? Pero alam nyo, I am so thankful na may Voice of Youth Ministry. Kasi ang Voice of Youth Ministry, napakalaki ng contribution sa akin. Bakit nag-improve ang aking sarili? The way I deal with other people, because I used to join the Voice of Youth every summer. Hindi ko mabilang kung ilang Voice of Youth ang nasamahan ko. Pero yung Voice of Youth na napakadami na yon, nag-polish yun sa akin para ako ay maihanda para ako maging pastor. No po? Kaya pag tinignan ninyo ako ngayon, hindi nyo ako halata na mahiyain dati. Di ba? Mahiyain ba ako? Mukha ba akong mahiyain? Di ba hindi halata? Di ba? Di ba? Yan. Okay. Anyway. Okay. The example of Jesus, he went to the people and met their needs. Okay. Just like when he visited Peter's mother, Peter's house. Okay. Peter's mother-in-law during that time was sick. Okay, when Jesus had come into Peter's house, okay, the need at that time was healing. Okay, some of the examples also just look for opportunities to direct people to a better life now and to spiritual things. Okay, just like in Matthew, heals and forgives a paralyzed man. Son, be of good cheer, your sins are forgiven you. Okay. This thing that I would like to emphasize here in this part. Young people, always make it sure that every time that you do the visit or visitations, if possible, make your conversation an extraordinary. Huwag kayo makuntento na nalaman ninyo kung ano ang pangalan niya, taga saan siya,
ilang taon siya, anong trabaho niya, okay? Bagamat yun ay basic, huwag kayo makontento ng ganyan pag kayo dumadalaw. Pag yun lang ang inyong nagawa, parang hindi pa rin kayo nagdalaw. Make sure that as you visit them, you are there because you have a mission to accomplish. You are there because of God's business. Pag kayo'y nagdalaw at hindi nyo sila na yaya, hindi nyo sila naakit, no, sa mga makalangit na mga bagay, if they did not appreciate heavenly things while you are visiting them, I would like to tell you, maybe I could consider you as failure. Kahit nagdalaw kayo. Tatandaan ninyo pag kayo naroon, you are there not only for casual visit. You are there for spiritual purposes. Okay? Ministry was very personal, usually one-on-one, just like what he did to Nicodemus. And then as he visited them, he spoke words of sympathy, kindness, and encouragement. Okay? Just like the father of a sick boy, and Jesus, go your way, your son lives. Okay? Dapat maging simpatay, magaling tayo makisimpatiya sa kanila. At minsan mahirap gawin ito kung paano tayo makikisimpatiya sa kanila. How we could encourage them. No? It's very hard. Sometimes that's why it needs prayer. Because by your own, you cannot do it by your own. And one of the things that Jesus did, he viewed no one as hopeless or without worth. Yeah? Just like the woman of Samaria. How is it that you, being a Jew, as a drink from me, a Samaritan woman? Okay. And then aside, Jesus believed all had abilities to be used by God. Okay. Just like the parable of the talents. And another thing, Jesus ministered to all regardless of position, monetary, status, education, or behavior. Huwag kayo mamimili kapag kayo nagdadalaw. Usually, malakas lang ang loob natin. We are so courageous enough to visit if the houses are just kubo-kubo. Di ba? Kaya, madalas sa atin ay we would like to go to the provinces as our mission field kasi doon, mga kubo ang mga bahay doon. And it's very easy to approach them. Wala masyadong ka-challenge-challenge kasi mga mahihirap ang mga tao doon. Di ba? Kaya mga young people, it is hard for us to be assigned in Metro Manila or in the urban areas because in the urban areas, people there are, maybe we could say that they are a little bit, no? They are a little bit higher compared to the provinces. Pero I would like to tell you, regardless of your assignment, pag kayo ay magdadalaw, huwag ninyong pipiliin kung sino dadalawin ninyo. Okay ba yan? Kung maaari, ilagay ninyo sa inyong isipan ang inyong goal in your visitation, make it sure that every single house in the community, hindi kayo uuwi nang hindi ninyo sila nadalaw. Amen? Regardless kung yan ay malaking bahay, regardless yan kung maliit, regardless of their status, whether they are rich or poor, regardless of their position in the community, make sure that every single house, don't leave your assigned territory without visiting them. Apo? Hanggat maaari, madalaw ninyo sila. Kaya, yan ang isa sa mga challenge sa atin. Okay? And then, the example of Jesus, he was so gentle and humble. And aside, he was so socialized. No? Siya ay isang socialiro at socialirang tao. No? Kaya ngayon pa lang, maging socialero na kayo, ha? Huwag kayo doon mag-practice. Ngayon pa lang, mag-practice na kayo sa inyong team. Ngayon pa lang sa inyong team. Sino sa inyo ang hindi kayo magkakilala sa isang team? Sino sa inyo? Yan, mayroon. Okay? Mayroon. Maybe some of you, magkakilala na kayo sa team ninyo. Pero doon sa mga team ninyo na hindi pa kayo magkakilala, if possible, don't leave this campus unless you are already acquainted with one another. You have already a little bit good relationship with your group members. Kaya part ng inyong preparation, young people, after this,
Kailan nga ang inyong possible na kayo aalis? This coming December 12. Okay. Anong pitsa na ba tayo ngayon? We are already November 26 or 27. 26. Okay, you have still 2 weeks to go. Ang tanong, Pastor, ano ang gagawin namin sa 2 weeks na ito? No. Don't wait until December 12 and then you are doing nothing. These 2 weeks, make it sure that this will serve as your time for your preparation as a team. And one thing that you need to accomplish as a team, make it sure that these 2 weeks, ang bawat isa sa inyo, magkakilakilala na kayo. Magkakaibigan na kayo. Alam na ninyo ang mga kiliti ng isa't isa. Palagay na kayo sa isa't isa. Diba? Komportable na kayo sa isa't isa. Make it possible that you're already comfortable to one with one another. You are already friends. You are already considered yourselves as kamaradiri para kayong matagal nang magkakilakilala. Kasi you know why I'm telling you that? Because if you will not do it while you are here in the campus, it will hinder your work in the mission field. Do you know why? Because based on my observation, those team that they are not acquainted with one another, when they arrive in their assigned territory, since they are different with one another, they have different personalities, they have different attitude, they have different preferences, they have different behaviors, first week of your stay in that place, you are trying to fix all the differences in your team. Huh? Differences. O ito kasi isa, tampuhin Napagsabihan lang, hindi na kumain. Napaalalahanan lang, ayaw nang sumamang magdalaw. Naku, pag ganyan. Pastor, nagising ko lang siya kasi time naman talaga para na mag-serenading Ayaw na akong kibuin. 2 weeks na po, uuwi na kami, hindi pa ako kinikibo. Gising ko lang siya ng alas 5 ng umaga. Alam naman niya, alas 4 ang gising. Di ba? Ganon. You are trying. If you are not comfortable and you are not acquainted with one another, your relationship is not really that established while you are here in the university, expect first week in your Voice of Youth full of challenges and problems. Kaya ngayon pa lang, titigan na ninyo ng maayos yung inyong kasama. Kilatisin mo na kung anong klaseng tao yan. Yan ba ay tampuhin? Yan ba ay tampururot? Yan ba ay ano? Nakasimangot lagi? Ano ba yan? O, alamin mo na. Kaya I advise you, young people, for 2 weeks, if possible, every day, magkaroon kayo ng sunrise worship. Every day, sunrise worship. Magkakaroon kayo ng sunrise worship. Every day, magkakaroon kayo ng encounter sa team. Maybe yan ay sunrise worship. Maybe you will eat together in the cafeteria. Yeah? Or maybe you will do something, an activity that is necessary in your mission. Para after 2 weeks, I am pretty sure na kahit papaano, kaya na ninyong tansyay ng isa't isa. Di ba? Iyon ngang mag-sweetheart eh. Yun nga mag-sweetheart na ng 5 taon. Sino dito ang may sweetheart na 5 taon na? Taas ng kamay ng may sweetheart ng 5 taon. Wala? Nahiya pa sila. Sino sa inyo dito ang may sweetheart ng 1 taon? Wala? Ayun, mayroon na. 1 taon. Okay? Ibig sabihin, isa lang yung may sweetheart sa inyo dito. Most of you ay walang sweetheart. Kaya pala kayo sumama sa Voice of Youth. Kaya pala kayo sumama sa Voice of Youth kasi wala kayong mga sweetheart, ha? Okay? Yung nga may mga mag-sweetheart ng 1 taon na, eh. Kunting diferensya lang, nagkakatampuhan. Umaabot pa ng paghihiwalay. Kayo pa, na ngayon lang halos kayo nagkita-kita kahit kayo nagkakatagpo dyan sa church o sa kapiterya. Kaya, young people, strengthen your camaraderie while you are here in this university. Okay?
Let's proceed. Ako ay matatapos daw ng 4:30. Making a visit. Four steps to prepare for the visit. Ito yung four things that we need to prepare as we do our visitation. First, establish your goal or purpose of the visit. Never visit someone if you don't have the purpose. Make sure that it is clear in your mind that you will visit because this is my purpose. Huh? Kasi baka mamaya, if you will visit them not knowing your purpose, baka mamaya saan napunta yung usapan ninyo. Diba? Napunta na doon sa mga networking, napunta na doon sa mga chismis, napunta na doon sa mga politika, napunta na doon sa gira sa Ukraine at saka sa Russia. Ah, isang oras ka na sa bahay, wala ka naman nagawa, wala ka nang nasabi, you don't say anything about Jesus. Kasi it's not clear in your purpose why you are doing the visit. And then, as you do the visitation, gather information. Gather information. What are those informations? Okay, wait. Okay? Ayos, mamaya, malaman yan. Personal prayer. Okay? One thing that you need to prepare is, as you visit those houses, you need personal prayer. Manalangin kayo. Sabi ko nga sa inyo, don't leave your quarter. Aside of the prayer that you are doing as a team, don't leave your quarter every time that you visit those houses or the community without prayer. And then, visit as a team of two. I would like to emphasize this thing. Pag kayo ay nasa community, huwag na huwag kayong magdadalaw na para kayong isang barangay. Ha? Pupunta kayo sa isang kubo, ang anak ay isang dusina, walang ang kwarto, kubo pa, isila pa lang, hindi na magkasya. Tapos kayo, mga team ng Boys of Youth, galing AUP, pito na. Eh, mas marami pa yung young people galing sa church na inyong pinuntahan. Eh, higit na isang dusina kayo. Eh, pag dumalaw pa kayo, kuyog pa ang ginawa ninyo. Alam yung kuyog? Ha? Kuyog yung ginawa ninyo. No, don't do it. Don't visit as a group. What I suggest to you this afternoon, do the visitation by toss alone. By toss. One of the reasons is para hindi ma-alarm. Hindi naman nagugulat yung dadalawin yung, uy, anong nangyari? Bakit napakarami mga tao pupunta sa bahay? Ano bang kasalanan nagawa ko? O, di ba? Wala naman akong ginawang kasalanan. Yan. And another thing, why you need to do that to bitos in order to maximize your potentials. Kasi kapag kayo magdalaw ng as a group, sa loob ng isang araw, nakadalaw kayo, marahil tatlo, apat lang. Kasi sama-sama kayo eh. Pero kung kayo ay nag-separate by twos, sa loob ng isang araw, nakapagdalaw kayo ng 20 families. Di ba? Napakasarap noon? And aside, all of you had been maximized in that day because everyone has the active participation in the visitation. Kasi kapag kayo nagdalawa sa group, ang iba doon ay nagsiselfon lang, nandun sa puno ng kahoy, hinihintay kung kailan mag-closing prayer, hanggang aawit. Diba? Mag-chat-chat doon sa kaibigan, selfie. Uy, selfie muna tayo, buwis sabi ito. Diba? Kaya ang nangyari, nagdalaw nga kayo, e ang pamilya nga doon sa community, ay ilan lang, hindi pa nyo naubos na dalawin sa loob ng dalawang linggo. Diba? Kasi you didn't maximize your potentials. Bisa sa two. Ano pa ang dahilan yan? Bakit? By twos yan. Kaya ngayon, kaya sinasabi ko, this is the wisdom why you need to strengthen your camaraderie while you are here in this university, while you are in the campus. Kasi pagdating doon by twos, matatansya na ninyo, you can already, determine if who are those partners na pwedeng mag-click. Di ba? Mag-click. Kung yung isa'y mahiyain, huwag mong ipartner sa kapwa mahiyain dahil patay ang servisyo natin dyan. Baka mamaya uuwi kayong luhaan yan, paris kayong mahiyain eh. Yung isa'y madaldal, pag ang isa'y madaldal, ipartner mo doon sa hindi man lang halos magsalita. Okay ba yan? Pero kapag nakita ninyo na ang dalawa
ay parang may special na pagtitinginan sa isa't isa, huwag ninyong papagpartnerin niya na. Yung mayroon kayong napapansin na parang may special silang pagtitinginan sa isa't isa, huwag ninyong papartnerin yan. Baka hindi mabuhis abiyot ang gawin niyan. Di ba? Hiwalay muna. Ako mga kapatid, ang aking payo sa inyo, there's nothing wrong to do voice of love. Ah, kakambyo ako ng konti. Kanina sabi ko, no voice of love. Kambyo ako ng konti. Because you are young people, and while you are here in this university, according to the writings of Ellen White, this is the best platform that you can look for your partner in life while you are in the school. Ha? Kaya hindi ko naman inaalis, malay nyo, sa pamagitan ng Voice of Youth Ministry, nagkaasawa kayo ng napakaganda at napakabait na asawa. Amen? Kaya hindi ko sinasarado yan. Pero ang aking payo sa inyo, kung sakali talaga mayroon kayo doon kasama sa team na talagang crush na crush mo siya, ha? Ang aking payo sa iyo, pigilan mo muna yung damdamin mo sa loob ng 2 linggo. Okay? 2 linggo, wag mo na masyadong magpahalata. Siguro kunting sulyap-sulyap lang muna. Pagkatapos ng voice of youth ng 2 linggo, ay doon ka na magpahayag ng damdamin mo. Pag nasa AUP na kayo, wala nang pakialam sa inyo ang voice of youth doon. Okay ba yan? Ha? Nakakaintindihan ba tayo doon? Amen? Pero habang kayo nasa field, no voice of youth. Ha? Reserve lang muna yan. Reserve, reserve. Bakit ba tayo napunta doon? Kasi Baitus pala ang visitation. Okay? Baitus. Ha? Kaya i-identify ninyo, imamatch ninyo kung sino yung mga Baitus na yan. General goals. While you need to do the visitation, establish friendship. Yes, of course. Kaya nga magdadalaw ka para ka magkaroon ng kaibigan. And then meet personal needs. You need to identify what are the needs of those people and if possible kung kaya nyo tugunan-tugunan ninyo. Pero kung hindi nyo kayang tugunan, huwag nyo pilitin. Kasi you are not there in order to address all their needs. You are there to serve them according to the possible, available resources that you have. Diba? And then, benefits of Christianity. Try to introduce to them the benefits of Christianity. And then, yes, of course, you are looking forward that the end of the day, they will accept Jesus. But the specific goal is you need to have a clear answer to the following questions. Number one question, why I am going? Pag kayo magdadalaw, bakit ba ako magdadalaw? Teka muna nga. Bakit ba ako magdadalaw? Dapat yan ay nasagot din nyo bago kayo malis. Okay? Baka sabihin niyo, ay magdadalaw ako ngayon kasi pakiramdam ko dadalaw si Pastor Arandia dito ngayon eh. Baka maabutan akong natutulog lang dito. Naku, patay ako dito. Di ba? Ah, di ba? Ganon. Alam ninyo, yung mga church members, the church members in the church where you will be assigned, they are so observant to your performance, to your behavior, or to the things that you are doing in the church. May mga feedback ako nare-receive during those days. Asabihin, Pastor, what had happened to our young people, to our students in AUP, from AUP? Bakit yung mga boys of youth teams, ang tamad-tamad, hindi sila nagdadalaw? Ganon. Bakit, Pastor, lagi lang sila natutulog? Di ba? Pagkatapos kumain, tulog. Di ba? Sarap naman ang buhay nila. Di ba? Alam niyo, mga kapatid, honestly, sabihin ko sa inyo, naroon kayo hindi para magpasarap ng buhay. Naroon kayo. Hindi kayo naroon para mamasyal. No? Hindi kayo naroon para mag-adventure lang. Naroon kayo kasi you are committing your life that within 2 weeks, you will allow the Lord for Him to use you as His instrument to reach those people doon sa mga assigned areas ninyo. Sana ngayon pa lang clear sa inyo yan, ha? Kasi may mga feedbacks talaga ang mga kapatid, napaka-observant niya sa inyo. And I would like to tell you, especially the local churches in the province, they have that high expectation pag sinabi na AUP students.
Alam niyo kapag kayo AUP students, pagdating niyo sa mga churches, ang pakiramdam nila, kayo ay napakatalino. Pakiramdam nila, napakagaling ninyo. Ang pakiramdam nila, alam ninyo ang lahat ng bagay. Ganun ang kanilang tingin sa inyo. Ha? Ang pakiramdam nila, mas magaling kayo sa kanila. Kaya ibibigay na lahat ng trabaho sa inyo. Di ba? Ganun ang expectation, mga kapatid. Kaya pagdating nyo doon naman, huwag naman yung sirain expectation. Ha? Pag kayo ay nandoon, huwag naman sabihin, eh, ma, elder, pasensya na po kayo eh. Ako kasi ay prisman pa lang eh. Hmm. At ako po hindi naman pastor, hindi naman ako theology student. Kaya, hindi po ako pwede magturo ng Sabbath School Lesson. Naku, no, hindi yan, hindi acceptable yan sa mga churches. Hindi pinag-uusapan doon kung ikaw ay theology students, kung anong kurso mo. Pag sinabing AUP students, ha, AUP student, ay gagaling yan. Ang gagaling yan. Magaling yan. Diba? Diba? Tama ako, mali? Eh, kayo naman minsan, eh, ganun expectation yun nang kayo ay dinadalo ng mga voice of youth ng mga taga-AOP, di ba? O ngayon, kayo naman ay expect ng ganun. Kaya padating doon, if possible, by God's grace, ay do your best. Okay, what do I want to accomplish as you visit? What I am going to say? Pag kayo magdalaw, ano sabihin ko? Then you gather information. What are the things that you need to gather in your visitation? Yes, membership file, interest file. Maybe in the church, you will try to know how many members in the church, how many of them are active, okay? How many of them have children who are not yet baptized? Aalamin niyo yan, interest. Okay? Pwede niyo alamin who is your pastor or maybe your previous pastor. Okay? Yun ang mga bagay na inyong dapat alamin. Okay? And then, bisbisan natin. Yes, number three, yes, of course, prayer. Yan ang sabi ko sa inyo. Prayer, invite God to go with you. Yes, the Holy Spirit, wisdom, talk, fear, response to visit, and home environment. Okay, lahat po yan ay all things are possible kapag tayo po ay mananalangin. Yan, sabi ko, visit as a team. Ngayon, pag kayo nagdalaw, okay, moral and prayer support, assist in the home, thinking while one is talking, praying while one is talking. Ito, mga kapatid, pag kayo nagdadalaw, kaya nga ito, baitus. Pag kayo ay baitus, hindi ibig sabihin dalawa kayo magdadaldal. Kung maaari, ang isa sa inyo ay mag-uusap kayo. You need to talk. Especially, kasi iba ang inyong kakayahan. If you feel that your partner is more capable, no, sa conversation, let him do the conversation. Eh, kung ikaw naman ay hindi mahilig makipag-usap, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin? Mag? If possible, just be observant. Maybe while your partner is talking to the owner of the house, maybe you can pray silently. Pray for your partner. Pray for your visit. Pray for the owner of the house. Or maybe you can pray for a wisdom so that you can also share your thoughts. And if you feel that your partner is already, you know, running out of things to say, maybe that's now the time that you need to be smart enough para ikay mag-come in. No? Lalo kapag mga Bible study na. Kasi mga Bible study, especially if you are a theology student, you are not expert enough to explain the Bible. If you are serving as a partner, what you can do, just pray and observe every possible opportunity na pwede kang mag-come in ka. Kasi baka mamaya, parehas kayo ay wala nang sasabihin at ikaw ay umaasa lang sa partner mo, ay natulala na kayo parehas, wala na kayo. Ay, wala tayong sabihin. Ano ba sabihin natin? Wala na. Sige, uwi na tayo. Diba? Ano, hindi ganun ha? Oh. Kaya partner, and I would like also to remind those partners na parehas naman kayo madaldal. Mayroon naman partner, parehas madaldal. Lalo kapag parehas theology students, parehas gusto mag-Bible study, ay naku, ang aking payo sa inyo, baka mamaya ay kayong nag-aaway doon sa Bible study. Ha? Sabihin mo, brother, I would like to tell you that you have a wrong doctrine. It seems that your teaching is no longer in line to the teaching of the church.
Huwag kayong, kung mayroon kayong mga opposition o mayroon kayong mga negative na gusto sabihin sa inyong partner, huwag yung sasabihin sa harap ng inyong interest, ha? Huwag yung sabihin. Kahit sabihin mong mali-mali ang sinasabi niya. Kahit sabihin niya, according to the Bible, the fourth commandment is remember the Sunday to keep it holy. Okay? Kahit yun ang sinabi niya, maling-mali naman talaga, di ba? Oh. Eh, pag ganun, brother, ang sinabi ng partner mo, sabihin mo, brother. Eh, ganun. Sabi, the fourth commandment, remember Sunday as a day of worship. Eh, bagong baptized pa lang kasi siya. Ang alam pa niya na pagsambalinggo pa. Di ba? Eh, nag-Bible study na. Eh, di mali-mali na agad. Eh, anong gagawin mo, brother? Ang ganun. Ikaw ang partner, nakikinig ka lang. Sabihin mo. Sabihin mo, brother, maling-mali naman yung sinasabi mo. Siguro, ikaw muna ang kailangan Bible studyhan. Diba? Ganun ba? Huwag ninyong ipapahiya ang inyong partner, ha? Kahit gaano siya kamali, don't put your partner in shame. Okay? Maybe you can come in such a way na hindi naman halata na sinasabi mo sa partner mo na mali. Maybe you can just tell, you know, I would like to add to what my partner is saying. According to the Bible, yan, ano lang, gusto ko po magdagdag ang sinabi ng aking kasama. Pero huwag yung sabihin, ay tatay, mali po yung sinabi ng aking kasama. Ito po talaga yung tama. Huwag kayong gagawin ganun, ha? Kaya, kailangan mayroon teamwork sa inyong partner, ha? Partner, may teamwork. Okay? Malapit na ako matapos regarding visitation. Okay? Ito. Approaching the door. Ito ang mga bagay na dapat niyo observe. Pag kayo'y nag-approach sa door, ay kung maaari, ay huwag naman yung dadalhin yung encyclopedia ninyo na Biblia. Yung napakalaking Biblia. Kung maaari ang inyong dalhin yung Bible lang na parang handi lang, yung maliit na ganyan. Kasi baka mamaya, hindi ka pa lumalapit doon sa bahay dahil sa laki ng Biblia na dala mo, pakiramdam nila, masusunog na agad sila. Di ba? May mga taong ganun eh. Naku, ang laki ng Biblia, mukhang mapupunta na ako sa impyerno nito. Di ba? Or ang iba naman, ako, bibinyaga na siguro ako nito. Di ba? Mga ganyan. And then, one thing that you need to observe, the way you do the conversation. Alam niyo tayo, minsan ay mayroon tayong kaharutan. Isa na ako doon. No? Maharot ba makipag-usap? Hanggat maaari, if you are talking with your interests or with those people whom you are visiting, huwag kayong masyadong magiging maharot. Okay? Medyo maging refined tayo the way we communicate to them. Iparating natin na para tayong mga professional. Kasi estudyante tayo eh. Diba? Estudyante tayo. Mga professional tayo. Minsan mahilig tayo magbiro, pero ilalagay natin sa lugar yung pagbibiro. Okay naman yung ikay nagbibiro. Just maybe to win the confidence of your, ano, of that person. Pero you need to, ano, guard yourselves. And then one thing is deportment. Deportment, ha, young people. Baka mamaya, pag dumalaw kayo sa bahay, dahil sa suot ninyo, hindi pa kayo kumakatok, binubuksan na agad kayo. Diba? Dahil sa suot ninyo. Dahil ang suot ninyo ay mahilig kayo ng espagiti, nagdadalaw. Kasi mainit, pastor eh. Mainit. Tapos naka-espagiti ka. Diba? Kita ang kilikili. Diba? Ay makita ka lang doon eh, ng tao eh. Ang ganda ng dadalaw. Ba't pupunta sa bahay? Ah, buksan na ka ng pinto niyan. Hindi ka pa kumakatok. Isang kilometro pang layo mo, bubuksan ka na. Okay? Maganda naman yung advantage mo na. At least wala kaka-effort, binuksan ka na agad. Diba? Kaya lang problema ay you are misrepresenting. Na? Lalo kapag nag-Bible study na kayo, especially if you are doing Bible study, because that's now the time that you are spending a quality time and a little bit, let's say, period of time na naroon kayo sa kanila, maging maingat kayo sa mga deportment ninyo. Hanggat maaari, huwag kayo magsusuot yung mga kaakit-akit na mga damit. No? Na para bagang, no?
nakakainganyo na lagi silang pag sinabi ninyo, Tay, pwede ba kami bukas bumalik dito? Ay nako. Eh dahil nakikita niya yung legs ninyo lagi na maputi. Sasabihin pa niya, pag sinabi niyo, Tay, pwede bumalik bukas? Ay sige po! Balik po kayo! Anong oras makinarating dito uli? Patay na agad. Ha? Kasi pala ang habol sa inyo ay kasi nagsusuot kayo ng kaakit-akit. Lalo kayong mga young people, ang mga babae. Sa mga lalaki, hindi masyado. Pero kung masyado kayong macho at dalaga ang dinadalaw ninyo, kaakit-akit din yan. Naakit ba kayo sa macho, mga dalaga? Hindi. Oo, oh, talaga hindi na siya naakit. Honestly. Hindi kayo naakit sa mga macho lalaki? Nagpapakita ng mga braso? Hindi kayo naakit ng ganun? Oh, mga banal talaga itong mga babae natin. Ibig sabihin, kami lang mga lalaki ang naakit ng ganon? Kami lang talaga yon? Tayo lang daw mga lalaki? Oo. O sige, tanggapin na natin tayo lang. Oo. Kaya kayo mga babae ay maging careful kayo. Baka mamaya magkaroon tayo ng misrepresentation sa community. Kaya department, huwag kayo magdadalaw na nakashort. Ha? Huwag kayo magdadalaw na nakashort. Hanggat maaari, kung visitation naman, okay lang magpantalon basta nag-visitation. Huwag lang pupunta sa church, worship ng Saturday, nakapantalon kayo. Pero doing visitation, mas maganda kung kayo naka-t-shirt ng maayos, kahit nakapantalon kayo, okay lang yon. Okay? You need to preserve your dignity. Okay, never peek through windows or doors. Sayan ha? Kasi minsan ito yung ginagawa natin eh. Pag tayo kumatok, walang nagbukas, anong karaniwan natin ginagawa? Sisilip sa bintana. Hello po! Tao po! May tao ba dyan? Di ba? Baka mamaya pagsilip mo, may nakita ka dyan, hindi ka nais-nais eh. Di ba? Nagulang. Pati ikaw eh, naimatay sa nakita mo eh. Eh don't peek, no? Through windows or doors. Kasi pag hindi kayo pinagbuksan, mga kapatid, ay kahit yan ay may tao sa labas o sa loob, pag hindi kayo pinagbuksan, ay huwag na kayong makichismi sa loob kung nasa loob. Okay, doorbell or knock firmly, yung sinasabi ko sa inyo. And then, yes, approaching the door, you need to be observed. You need to observe the backyard of the house. And then, try to smile and be friendly. Smile. Sino sa inyo ang ano? Sige nga. Practice muna nga tayo. Wala muna ng ngiti. Seryoso tayo. Walang ngiti. Wala. Nakasimangot tayo lahat. Nakasimangot. Nakasimangot na ba lahat? Walang ang ngiti eh. Nakasimangot lahat ang sabi ko eh. Okay. Simangot ulit lahat. Simangot. Simangot. Okay, simangot. Ano man ang English ng simangot? Just translate, may simangot. Ha? Oh, yun na yun. Simangot. Okay? Nakasimangot na ba? Ngayon, kung kayo nakasimangot na, tumingin kayo sa katabi ninyo. Tingin na nakasimangot. Nakasimangot nga, initatawa eh. Diba? Diba? Hindi ba kayo nakasimangot? Mahirap ba? Mabuti naman. Ibig sabihin kayo talaga mga smiley. Mga smiling people talaga kayo. Bakit ko sinasabi sa inyo mga kapatid? Ha? Try mong ikay nakasimangot. At pag ikay nakasimangot, at ikay nakita ng ibang tao na nakasimangot, sa tingin mo, anong pakiramdam niya sa'yo? Matutuwa ba siya sa'yo? Pag nakasimangot? Definitely. Hindi siya komportable sa'yo. Di ba? Pero kung ikaw ay ngumiti sa kanya, kahit first time ninyong nagkita kayo, first time, tapos ngumiti ka, kahit wala ka sinasabi, ngumiti ka lang, anong pakiramdam mo? Di ba ang sarap na pakiramdam? Di ba? Ang sarap na pakiramdam. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag kayo nagdadalaw, impossible, kahit kayo ay nakasimangot lagi, padating sa buhay sa biyot, try to develop
itong isang napakagandang bagay na ito para maging epektibo kayo sa field. Maging smiling individual kayo. Try to smile. No. Practice nga muna. Ngiti na, ngiti. Sige, ngiti. 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 Tingnan niyo katabi ninyo. Ngiti. Ngiti. Diba? Ngiti. Wala namang gustong umiti. O ngiti. O, di ba ano pakiramdam kung nakangiti ang tumitingin sa'yo? Di ba ang sarap pakiramdam? Parang gusto ninyong makipag-usap. Di ba? Kaya kayo mga young people, ang sabi ko sa inyo, isa sa mga technique na dapat niyong gawin, pag kayo nagdadalaw, bawal ang nakasimangot. Okay ba yan? Okay ha? Okay. At lahat ng inyong dinadalaw, isusulat ninyo kung ano ang mga pangalan nila. Para may reference kayo next time around. At aside, ibibigay niyo sa church yan kapag kayo uuwi na, as you go home, try to endorse all the names that you had visited in the community. Endorse their names to the church so that the church can do some follow-up for them. Okay? Marami is the introductory statement that you need to address. Three immediate questions as you approach them. Ang una nilang tanong, who are you? Sino ba kayo? Ano nang gaya ng mga saang sulo kayo ng planeta galing? Who are you? Eh kapag kayo tinanong kung sino kayo, anong sasabihin ninyo? Ha? Anong sagot nga? Sabihin ninyo, kami po tatay ay mga estudyante. We are students from Adventist University of the Philippines. Okay? Pag nakita rin nila estudyante, malambot agad ang puso nila. Ang sunod na tanong, what do you want? Ano ang inyo bang sadya? Ano sagot ninyo? Pag sinabing, what do you want? Ano sagot? Kami po ay naririto para kayo binyagan. Kasi ang sabi ng Biblia, humayo kayo at ipangaral ebanghelyo at binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Ano ba sagot? Ha? Amen. O, uwi na. What do you want? Ha? Ano ba sagot? Sige nga, tulungan na niyo yung mga tapos na sabuy sa biyot, anong sagot ba dapat yan? What do you want? Ano ang sadya ninyo, brother? Diba? Ano ang sadya ninyo, sister? Ha? Anong pwede, anong isa sa mga pwede maging sagot? Sige nga. Ha? Ano? Usually, sinasabi namin, Pastor, ay pwede po ba kayong kamustahin ng mga ilang oras lang? Or usually, may ginagamit kaming survey. Andito po kami para i-survey kayo at kamustahin. Yan, pwede yon. Kung may survey instrument kayo, isa yan sa pwede maging dahilan ninyo. Ay kami po na ay mayroon pong ano, mayroon po kaming health survey. Yan, community survey. Gusto po namin malaman kung anong estado ng inyong community, ano po ang inyong mga pangangailangan dito, ano po mga paglilingkod ang pwede naming magawa sa inyo bila po kami mga estudyante at bahagi po ng aming church ng Seventh-day Adventist. Ganon. No? Pag tinanong ko, ano ang sadya ninyo rito? Sabihin ninyo, Nay, narito po kami, Tay, narito kami, we are here to make friends with you. Ah, gusto namin makipagkaibigan sa inyo. Ay, talaga? Gusto makipagkaibigan sa amin? What a privilege na magkaroon ng mga pugi at mga gandang kaibigan. Ah, di ba? Oh, ganon. Ganon yan. Pag sinabi nyo, ay, Nay, kami po'y naririto sapagat mayroon po kaming mga paglilingkod na gusto po namin gawin sa inyong komunidad. Okay, paglilingkod, ayos yan, maganda yan. Di ba? Ayan, isa yan sa mga pwede i-reason out. And then, sunod na tanong, how long are you going to stay? Teka muna, gano'n? Hindi naman magkatanong sa inyo yan kung pwede magtanong sa inyo, ano sadya ninyo? Ah, okay, yun pala sadya ninyo. Hindi naman magkatanong sa inyo yan, gaano ba kayo katagal na magtanatili sa bahay? Dito ba kayo kakain ng hapunan? Dito ba kayo matutulog? Hindi yan magtatanong sa inyo. Pero at the back of their mind, they are asking that question. How long are you going to stay? Lalo't higit kapag yan ay mga busy na mga tao. Marahil na sabihin nyo, Nay, we are just here just few minutes. Is just okay for you? We just to make friends with you? If it's just okay for you?
Ay, sige, okay lang pala. Few minutes lang pala eh. Eh, tapos along the way, yun na malayan, sa oras na pala kayo. Kasi nagkasarapan kayo sa usapan, di ba? Pero, one thing that I would like to advise to you, don't stay in the house that long. No? Huwag kayong matagal, masyado. Baka magsawa sa inyong mukha, magsawa sa inyong mga mukha, magsawa sila sa mukha ninyo. Okay? Malapit na tayo, ha? Next, I think second to the slide, second to the last na slide. Ito po yung magiging beginning of conversation ninyo. Okay? Alam ninyo, kapag ito'y alam ninyo, acronym, FORT. F stands for family. Marahil, alam nyo, one of the dilemmas, as you visit them, or as you visit them, what are the things that I will be, you know, what are the areas or what are the things that I could talk to them? Ano mga pag-uusapan namin doon? Pero kapag alam ninyo yan, hindi kayo maubusan sabihin. One thing that you need to talk is about their family. Nay, taga saan po kayo? Nay, saan po si tatay? No, kung alam naman niyo may asawa. Pagkatapos ay nakita niyo, nay, ay, mayroon pala kayong mga anak. Ilan po ba yan? Ang yung palang mga anak ay nakita ninyo sa kanilang mga picture, yan. Alam niyo, if you will ask them about their family, wow, they are so interested to talk about their family. Bibidahan kayo ng mga pamilya nila. O yung aking anak na yan, yung isa na yan, yung panganay yan, nasa Amerika yan. Amerika, talaga. Yung aking namang isang anak, ay doktor yan, nasa Manila yan. O yung aking isang anak, alam mo, yung aking isang anak na bunso, nagkaasawa ng Amerikano yan. Sabi, ano, binida lahat. No. Oh. And then number, kapag tapos na sa family, you need to ask them about their occupation. Nay, ano po ba pinagkakaabalahan ninyo? Okay? Are you working? Tanungin ninyo kung anong trabaho. Sunod, marahil, religion, you can ask them. If you are already, you know, acquainted with them. Pero wag naman agad ang itanong ninyo, agad relihiyon agad. Nay, kami po yung mga estudyante ng AUP. Nay, matanong ko lang kayo, ano bang relihiyon ninyo? Kasi kami, mga Adventist kami, kayo, ano ba kayo? Eh kami po, mga Iglesia ni Cristo. Ah, Iglesia ni Cristo, kayo pala yung kay Manalo. Oo, ano, no? Ano, di ba? Huwag agad religion. If possible, the last thing that you will ask is about religion. Huwag ninyong ibubungad ng religion, baka maging prejudice agad sa inyo. And then, share your testimony. You can share your testimony as you go along in your, okay, visit. Isa pa, pwede naman ito, isang acronym. Ay, aside of FORT, ay ano yon? CERT. Pwede, pwede yung itanong, mga pag-aaral nila. You can ask about the schooling of the kids. Or if you are visiting students, maybe you can ask them about their studies. You can ask them about their hobbies. You can ask them about their interests. Or, as you observe, religion and testimony is always at the last. Okay? Ayan, people, yun po ang aking gustong i-share sa inyo. Ang sabi ni Ellen White, how can the great work of the third angel's message be accomplished? It must largely be accomplished by persevering individual effort by visiting the people in their homes. You see? Kaya alam niyo, mga kulpultor talaga, yan ang tunay na sikantunan eh, kasi talaga nagdadalaw yan. And the last thing, there are families who will never be reached by the truth of God's word unless His servant enter their home. Kita ninyo? That's the significance, that's the importance of visitation.